Happy sa ating lahat. Good morning, good morning. Ayan, so ang vlog for today ay ayos tayo ng chest freezer. Kasi yung chest freezer na to ay hindi lumalamig. Ito lang po ilang cubic. And ito, papakita ko sa inyo yung leak, saan ang leak niya. Okay? So ito yung kanyang ano, ito yung pressure natin. Nilagyan ko siya ng 250 kasi ito yung high side. Ayan. So, makikita nyo guys, yung kanyang filter dryer. Ayan. Nagbubulan. Ayan. So, nilagyan ko ng sabon. Ayan. Yun. So, yun. Confirm na may leak. Micro leak. Ayan. Pero kapag konti lang yung pressure natin dito, hindi yan gaano makikita. Ayan. So, kaya 250 yung nilagay ko para mas nakita natin yung leak. Same sa ano, sa evaporator. Ayan. So okay naman, goods. Wala naman leak. Okay, so yun. System na natin. Palitan natin ng filter dryer. Alright, so ito yun. Okay. Na-release na natin yung kanyang laman, yung hangin. Ito ang bagong filter. Ayan. Ayan. Ito ang nag-filter na mga moisture. Mas maliit nga lang sa may dati. Gamitin natin ang R22, mag-flush tayo. Okay! Flushing! Wala namang ganong langis. Okay, yung tubo malinis. Okay, so muted tayo mga kaibigan kasi may nagpapamusic sa kabila and baka ma-CPR tayo guys. And mag-dub na lang ako ay para may boses naman guys. Ang ating hininang, ayan, ox na ox. Habang hinahanda pa lang natin yung kanyang filter dryer guys, is syempre, i-flushing na muna natin yung kanyang evaporator. Ayan. And mas matagal tong gawin, mas magkukonsumo ng oras. Kasi matagal tong maubos. Ayan. So, same pa rin. Yung R22 na refrigerant yung gamit natin na pang flushing sa mga liquid or langis na nasa loob ng tubings. So, kanina nakita nyo, inuna natin yung condenser. Kasi mas madaling gawin, mas mabilis may flushing. Iban sa evaporator na mahaba yung nilakaran ng kanyang tubo. And mas matagal maubos yung ilalagay natin na pressure kasi meron nga siyang capillary tube. Okay, so ayun, ayan, so ready na yung ating filter dryer. Okay, so ilagay na natin, ihinang na rin natin guys. Okay, ito nga pala yung luma, mas malaki yan, pero okay lang yan. Ayan, so maghihinang tayo between tanso and sa bakal. And syempre, kailangan natin gumamit ng borax para kapit na kapit yung ating hinang para hindi magkaroon uli ng leak. Okay?
So sa mga master na dyan na kabisado ng paghihinang, ay simple na lang sa kanila ito. Okay, so ingat lang sa paghihinang natin at baka mabutas yung tubo instead na maayos natin, okay? Okay, so check muna natin sa evaporator and yan, sobrang dumi. May team yung kanya nilalabas, maraming langis. Hayaan lang natin na ganyan para mailabas lahat yung dumi, mga langis sa loob. And balikan natin mamaya, okay? At dahil naghinang tayo kanina, flashing muna natin to, ulitin natin para maging malinis yung ating tubo, okay? Much later. Ngayon naman ay balikan natin si evaporator. Siyempre, tignan natin kung ano na ang kanyang kalagayan. Hi-ha-ha-ha! At ayan, so far so good. Kita natin, compare kanina, mas malinis na yung kanyang nilalabas na hangin. Hindi na katulad kanina. O, di ba? May langis, may tubig. Ayan, moisture. Yun yung pinifilter ni filter dryer na pinalitan natin. Okay? So, paubusin natin to hanggang mamaya, hanggang maubos yun. And, ihinang na natin mamaya lahat na. Ayan. Hanggang matapos, hanggang makargahan. Okay? So, ito. Balik muna natin yung bote. Bote. Para doon siya matapon. Ayan, so kita ninyo, wala nang masyado langis. Oh, di ba? Yun. Wala nang langis. Ano 'yan? Pure refrigerant na 'yan. Yung kanyang lamig. Yan. Good job. Di ba? Yun. Ito. Tingnan nyo. Ayan. Kanina. Di ba? Sobrang itim. Ayan. At yung mga langis. Di ba? Galing yan sa compressor. Ayan. Okay na lahat. At ihinang na natin yung mga kailangan ihinang. At ibalik na natin yung kailangan ibalik. Okay? So, yun. Ganun ang maghinang. Ayan. Tanggalin natin to. And yun. Tanggalin natin yung mga lugs. Slug. Ayan. At syempre, lihain natin para kakapit na mabuti yung ating hihinang. Syempre, bago naman natin lihain at linisin yung tubo, ay palamigin muna natin at hindi tayo mapaso. Okay? So, sa lahat nga pala sa inyo dyan, laging nag-aantabay at nag-aantay ng ating ma-upload. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong walang sawang suporta kay Katurugi Friends. God bless you all. Ayan. Sa hanggang tayo ay mamuni. Ayan, maraming salamat sa lahat. So, sa mga bago sa atin, ayan, welcome sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. And kalimbang nyo all para updated tayo sa mga may upload natin na mga videos. Okay, so yun lang. Ulitin ko muli ang aking pasasalamat sa lahat. Ayan, habang tayo'y naghihinang. Okay, so medyo matagal yung ating paghihinang. Siyempre, mas matagal, mas maayos. Alright. Okay, so ito naman, ilagay na natin ang charging line. Diyan tayo maglalagay mamaya ng refrigerant. Yung kailangan niyang refrigerant, pampalamig, para lumamig yung ating ilalagay sa freezer. Ayan. So, 134A yung mostly na ginagamit na mga ganito. Ayan. So, bago natin lagyan ng refrigerant, ay kailangan muna natin i-vacuum. Ayan. So, gamit naman yan is para tanggalin yung extra hangin sa loob and extra hangin sa loob ng tubings natin and moisture. Okay? So, yun lang. At least 30 minutes na vacuum natin. Balikan natin yan. After 30 minutes, ito na. Ayan. So, good. Good job na naman sa atin. Okay. So, close na natin yung valve and lagyan na natin yan. Okay. So, ito na.
Just wait. Ayan, so itataob natin yung refrigerant kasi konti na yung laman nito. Ayan, paubos na. Okay. Ayan. Ganito lang ang maglagay ng refrigerant sa mga ref. Ayan, sa mga aircon. Ayan. So, nakalimutan ko i-open yung kanyang valve. Ayan. Medyo magtapon tayo ng konti para matanggal yung extra hangin sa tubo. Ayan. Sa hose. Ayan. So, dahan-dahan lang ang paglalagay. Huwag natin biglahin. Ayan. Kasi masisira yung compressor. Ayan. Kung tao sana is mabubulunan. Ayan. Ayan. Gawin lang natin na 40. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan. So, ito, gagamitan natin ng ABR, 1,500 watts na ABR para regulated yung kanyang current na gagamitin. Ayan, so, gamit natin ang clamp meter. Yan, oh. Ayan, umandar na, guys. Kitang-kita nyo naman, unti-unting bumababa na ang kanyang amperahe. Siyempre, unti-unti rin bumababa yung kanyang refrigerant na nilagay natin. So, after a minute, an hour, ayan, minutes siguro, ayan, balikan natin para tignan. Okay. Yun. Kita nyo, guys, yung kanyang pagbabago. Ayan. So, see you mamaya. Babalik at natin. Much, much, much later. Okay, yung mga idol, tapos na ang ating ginagawa. Hargahan na rin natin, lagyan na natin ng refrigerant. So, after 1 hour, 30 minutes pala. Kasi 1:30 tayo naglagay. Ayan, 1:30 tayo naglagay, 20 minutes. Minutes pala. Oras ay alas 2. Pakita ko naman ang ating ginawa. Okay? Ito yung unit, guys. Yan. Madumi. Yan. Kasi galing sa palengke yan. So, alright. Yan. Yun o. For just 20 minutes. Yan. Lumamig na. Okay, so na natin. Baka may hindi pantay na lamig. Alright. Okay. Okay naman. Yun. Looking good. Alright. Disclaimer lang sa mga nanonood, sa mga professional na HVAC and refrigeration. Hindi po ako professional. I learned by my experience. Natuto lang ako sa aking experience at tinuro sa akin. Ayan. Based on my panonood. Ayan. So, kung meron man mali na ating process or napuna, ay pwede nyo i-comment sa baba, mga master. Alam ko maraming mga master ng mga refrigeration and air conditioning. Okay, so maraming salamat sa panonood. Have a nice day sa ating lahat. Thank you, maraming salamat.